Ako nga pala si Sammy Magsumbol, Dubong Cuenca, Batangas. Ako yung nag-umpisa na bilang isang helper panadero muna nung araw. Pagkatapos, iniwan ng tsahing ko ang bakery, ay pinilit kong pabili sa tatay ko. Tapos ako na ang nagpatakbo noon. Nung araw, talagang napakahina ng bakery namin. Talagang halos araw-araw umiiyak ay para humingi ng awa sa Diyos. Hanggang nung 1990, unti-unti nang lumakas yung bakery. Kasi yung kalaban namin bakery doon sa malaking bakery, nagsarado. Kaya doon na medyo maluwan-aluwan ang buhay namin. Nakapagpatayo ng maliit na bahay. Hanggang sa nagkaroon nga ng branch, itong bakery na pinaglulutuan ng donut. Tapos ito, ng branch na to, nag-umpisa ito ng 2001 na bakery. Sa, hindi rin naman din kalakasan, pero unti-unting lumalakas dahil sa nga sa, bukod sa sabi nila, masarap daw yung tinapay namin dahil nga may halong pagmamahalang paggagawa ko ng tinapay eh. Kaya medyo tinatangkilik din nila. Nag-umpisa naman ang aming produkto na donut dahil nga naisipan namin na humanap na ibang pagkikitaan. Eh, sinabi na aking anak na si Elaine na, "Tay, mag-donut kaya tayo." Ayoko sanang pumayag ng una eh. Kasi alam ko, ako rin mapapagod. Kaya lang, wala na akong nagawa kasi gusto nga nila. Kaya pinagbigyan ko na sila. Nagsimula lang yung donut namin last year lang, April 2023. Nung una, medyo mahina hanggang sa biglang tinangkilik ng tao, binalik-balikan. Hanggang sa nakakaubos kami ng 3,000 piraso a day. Nag-uumpisa lang kami noon, alas 2 ng hapon. Hanggang alas 6 ng hapon, ubos na yung 3,000 pieces. Grabe, no? Tumagal din yun, siguro mga 10 taon na ganong kalakas. Pero nito na, medyo siyempre, nagsasawa rin naman ng mga tao. Kaya medyo bumaba na yung naluluto namin ngayon. Umabot na lang siguro mga 900, ganon, a day. Nga pala, bakit nyo binabalik-balikan yung tinapay nila rin? Masarap po, tsaka ano po, malambos, mainit. Taga saan po kayo kaya? Taga Quezon City pa po. Quezon City pa kayo? Opo, sa may Mauban. Dinadayo nyo pa to? Kaya, matanong ka lang ba't masarap pa yung ano nila? Yung tinapay nila? Opo, masarap kasi may chispa sa loob. Ibig sabihin, suki na kayo dito? Opo, pinsan pa. Okay po, but salamat po. Bakit nyo binabalik-balikan yung cheese doon nila? Masarap. Masarap ba? Yung po, yung pinaka pinipilaan ko sa inyo, yung cheese donut po, ano? Opo. Opo. Yung cheese donut. Di magkakala naman po yun? 9 pesos po. 9 pesos. Dati po 8 pesos lang yun. Opo. Last year. Kaso nasa tumaas na yung mga ingredients. Kaya ginawa na rin namin 9 pesos. Ano nga pala pangalan ng bakery nyo po? Magsumbol Bakery. At saan nga pala matatagpuan to? Sa 3rd Street, 6th Avenue, Caloocan City. Ito nga pong donut na ito, na cheese donut, ay sarili kong recipe. Akong sadya ang nagtitimpla nito at ako rin ang nagluluto. Kaya pala binabalik-balikan. Tapos alalay ko nga lang po yung mga anak ko. Opo. Tsaka minsan yung asawa ko rin, kasama ko rin sa pagluluto eh. Kaya lang, may pinuntan siya ngayon. Araw-araw kami magkasama at saka yung anak ko. Iba talaga po luto pag may halong pagmamahal. Talagang may halong pagmamahal. Bukod sa ingredients, may kasamang pagmamahal. Kaya ho talagang masarap ang lahat ng tinapay. Kailangan alagaan mo yung negosyo mo, yung produkto mo na binibinta para balik-balikan nila. At ito na nga, titikman na po natin yung cheese donut ng Magsumbol Bakery. Grabe, may init pa. Ayan, no? 9 pesos po isa nito. 90 pesos, isang kahon. 10 pieces. Tignan natin, mga kabayaw.
Bali may coat siya ng milk and sugar. Grabe init. May cheese daw sa loob to. Natin. Dali mo ko sa banal, may kukunin ako kay Ned. Look. Ang kapal ng keso. Kaya siguro talagang pinipilahan ito mga kabayaw. Masarap. Tapos na kung gusto niyo puntahan ito mga kabayaw, dito lang po yan sa may 6th Avenue, 3rd Street. 3rd Street po. Tapat lang po siya ng barangay na 115 Caloocan. Grabe. Hindi tinipid sa cheese, masarap. Dali nito mga kabayaw. I recommended po ito. Ako po, si Sammy Magsumbol, isang Batangkinyo na may-ari ng Magsumbol Bakery. 33.